si Vance Garcia, isa sa pinakamainit na aktres ngayon sa telebisyon. Mapupusok ang kanyang mga ginampanang papel, pero sa likod ng kamera, nagkukubli ang isang mapagmahal na anak at kapatid. Ang hindi alam ng marami, may kapatid si Vance na mayroong Down syndrome o may diferensya sa pag-iisip. Ang pangalan niya ay si Ayi. Pero may kakulangan man, siya ang nagsisilbing inspirasyon ngayon ni Bang sa pagtatrabaho. Dahil pinagbibigkis sila ng isang pangako, magkapatid sa hirap at ginhawa. Naging ganito ako positibo ngayon sa buhay dahil sa mga naging karanasan ko. Seryeng ito ay ilang ulit na nakita si Vance Garcia sa pagluha. Ganon din daw sa tunay na buhay. Sa Davao lumaki si Valerie Garcia, o mas kilala bilang si Vance sa showbiz. Pangatlo si Vance sa apat na magkakapatid. Sumunod sa kanyang itinuturing nilang anghel ng pamilya, si Ayi. May kondisyong Down syndrome. He's an angel. Masasabi ko talagang angel siya ng family kasi kapag kami pamilya nagkakaroon ng tagtuhan sa bahay, nang wala siya, tapos biglang pag nandyan siya, kusa na lang kami nagkakapatid lahat. It made our family closer because of Ayi. Super palangga talaga niya. Kahit nung bata pa kami, sinasama niya kahit may date siya. Maraming may gusto sa kanya pero pinupunta niya talaga sa bahay, hindi niya kinakahiya na ganun yung kapatid niya. Dahil halos sabay silang lumaki, ay nakita ni Vance ang mga pangangailangan ni Ayi. Nais sana ni Vance na maging nurse para maalagaan umano ang may sakit na kapatid. Pero hindi pala pagiging nurse ang magiging daan para mas maalagaan niya si Ayi. Dahil maganda si Vance, madalas siyang alukin na magmodelo o di kaya'y pasukin ang pag-aartista. Nakita ko siya na magaling mag-acting. Alam mo kasi nung nag-ganun sa kanya niyan, ang ate niya. Kasi ako yung parang second mom nga niya. I get her report cards in school. I talk to her teachers. So sabi ko, i-push niya na ano, sumali sa mga ganyan. Mula sa sunod-sunod na personality search na kanyang sinalihan at napanalunan sa eskwelahan, ay naging pambato siya ng Davao para sa isang reality contest ng ABS-CBN. Valerie Garcia of Davao City. My best asset is my attitude. Kapalit nito, ay kailangan niyang lumuwas ng Maynila. Ayun, ang tatay niya talaga ang una yan. Kung kami ng samaan ng loob talaga nung pinayagan ko ito yung pumunta yan ng Maynila. Nakalimot si Vance at tila nabigla sa buhay Maynila. Lalo na sa mga naging kasabayan niya sa contest na iyon. Nakita raw niya na tila mas lamang at mapapansin kung mas maganda at mamahalin ang gamit na suot. Pero sa kabila ng pagpapakitang gilas ni Vance, basically you're wearing, it doesn't look good for you. And stop biting your lips. Kasunod pa nito, isang panibagong biro mula sa langit ang dumating. Pagsubok sa pamilya Garcia ang hindi inaasahang pagkalugi ng kanilang negosyo sa paggawaan ng sapatos at ng bag na siya sanang nagtataguyod at sumusuporta kina Valerie na noon ay nasa Maynila at sa kapatid nitong si Ayi na patuloy naman ang therapy dahil sa kanyang kondisyon na Down syndrome. Nalaman ni Vance ang halaga ng bawat perang ipinapadala sa kanya ng mga magulang. Lumating sa point na, dahil sa sobrang maghasos ako, yung pagkain na iniwan ko sa ref na muti ka na masira, talagang sa sobrang gutom ko, kinain ko yun. Programang Let's Go ay naging sunod-sunod ang proyekto ni Vance sa telebisyon at ang mga kinita niya doon ang siyang naging daan para maituloy ni Ayi ang pagte-therapy. 50,000 ang karaniwang gasto sa isang taon para sa mga batang may Down syndrome.
binibigyan ng espesyal na atensyon ng mga tulad ni Ai sa SPED class na gaya nito. Pero naku, may kamahalan ang pag-aaral. Pero pinagtsatsagaan at iniraraos ni Banks para maabot nga niya ang kanyang personal na pangarap. At yan ay ang matulungan ng kanyang pinakamamahal na pamilya at kapatid. Ang mga batang tulad nito na may Down syndrome ay nangangailangan ng panghabang buhay na suporta mula sa kanilang pamilya. Hindi kasi tulad natin na kapag nag-reach na yung maturity natin, kaya natin maging independent. Although kaya hindi nila maging independent, pero narapat pa rin ibigay yung sapat na gabay. Isang araw naming sinamahan si Van sa Davao. Sabay-sabay silang nananghalian. At pagkatapos nito, ipinasyal naman niya sa mall ang kapatid at binilhan ng hiling nitong PSP. Naging ganito ako positibo ngayon sa buhay dahil sa mga naging karanasan nito. Sinisiguro ko na hindi na ako magkakamali ulit. Aminado si Banks. Minsan na siyang nalubak at nadapa. Pero ang pinakamahalaga raw sa lahat ngayon ay kung paano siya bumangon para sa kanyang pamilya at sa kapatid. Nais lang ibalik ni Banks ang lahat ng biyaya sa amang lumikha habang patuloy na pinapahalagahan ang pamilya. Tulad din ang sabi sa Biblia, hindi maaaring maging alagad ng Diyos ang sino mang hindi magmahal sa kanyang ama't ina, asawa at mga anak ng higit sa Panginoon.